Magandang gabi po sa atin lahat. At malamig ulit ang panahon. Nung mga nakaraan ay mainit, no? Pero salamat dahil maginhawa, no? Ang gabi pong ito at magandang mag-aral ng salita ng Panginoon po, no? Salamat of course sa panibagong gabi na binigay po sa atin ng Panginoon to study His Word. At the same time po ay tayo ay makapanalangin, no? Ng bawat isa. At mamaya po ay gagawin po natin yan. So ngayong gabi pong ito, tayo pa rin po ay nasa series of the harvest. At ito po yung nasa pinakalas, yan, ng prepare. Kaya kung meron po kayong mga Bibles, ay buksan po natin sa book of Joshua chapter 3 verse 5. Diyan lang po tayo tututok sa gabi pong ito sa pag-aaral po natin. Isang verse lang po ito. Joshua chapter 3 verse 5. At babasahin ko po. Sabi po ng salita ng Panginoon, "Then Joshua said to the people, 'Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you.'" May the Lord add reading a blessing to His word. Let us pray first. Tayo po muna yung sandali manalangin. Samahan niyo po ako, Lord God and Heavenly Father. Salamat, Panginoon, for this time that you've given to us, Panginoon, na makapag-aral po na yung salita. Salamat sa presensya po ng bawat isa. At gayon din, Panginoon, sa inyo pong presensya, sa amin pong kalagitnaan ngayon pong gabing ito. Lord, I'm praying for your guidance and your wisdom as I deliver your word tonight. At gayon din, Panginoon, ang maikinig ay patuloy na ang banal na espiritu ang kumilos sa puso ng bawat isa. At maintindihan po ang inyong salita, Panginoon, ngayong gabing ito. Kaya, Lord, we commit everything into your hands, dear Father. In Jesus' name we pray. Amen. So, pag-aaralan po natin, dito lang po tayo tutok. Sabi ko nga po sa Joshua chapter 3, verse 5. And the title of my message this evening is Sanctify Yourself. Yan, sanctify yourself. So, we will look at the word sanctify. Ano ba yung sanctify or consecrate? In Hebrew language, ang ibig sabihin po nito is kadash, no? Kung tama ba yung aking pagbigkas, no? It means to set apart a person or a thing for the use intended by the designer. In biblical sense, mga kapatid sa Panginoon, no? To be consecrated means to set apart for God. Yan. Yun po ang ibig sabihin po na, no? In a sense, we must separate, yan, ourselves from the things that can damage or can contaminated yung ating relationship sa Panginoon. No? Para mas maintindihan po natin. Kaya nga, if we are living in a simple life, mga kapatid, no? How can God use us in the ministry, no? In service, okay? Kung tayo po ay namumuhay sa maling, sabihin po natin, pamumuhay, no? Paano ba tayo magagamit ng Panginoon in reaching those souls for Christ? Kaya therefore, we must stop it, no? Yung buhay na ganun po, mga kapatid sa Panginoon, kasi hindi makakakilos o hindi tayo magagamit ng Panginoon and to strengthen us as we take part po dito sa harvest. Kaya nga, we must do the things, no, mga kapatid, yung mas tayo ay magiging closer sa Panginoon. Ano ba yung mga bagay na yun? We must take part sa ministry at the same time, of course, yung ating daily devotion. Diba? Kamusta po ba yung ating daily devotion, mga kapatid sa Panginoon, yung ating prayer life? Kamusta po ba, mga kapatid? Kasi, there is always a battle. Expect. Tayo mga Kristiyano, no? Pag tayo ay, of course, nasa ministry and even sa ating pamumuhay dito sa mundong ito, expect battles, mga kapatid. We need to prepare ourselves, mga kapatid sa Panginoon, every time, no, tayo po ay gigising sa umaga, no, dapat preparado tayo, mga kapatid. Okay? Kasi laging may battle tayong haharapin. And even as we do yung ministry ng Panginoon, expect battles, mga kapatid sa Panginoon, no? Kaya nga ngayong gabi pong ito,
titingnan po natin yung mga some principles in the Bible based on our text in Joshua chapter 3 verse 5. Okay, wala po akong PowerPoint at sundan niyo na lang po ako, no? Tatlong bagay lang po yung titingnan natin. Three things to consider about sanctification. Yan. Okay? Number one is the character of being sanctified. Okay? Kasi dito sa verse na ito, then Joshua, no? Malinaw po doon, said to the people. Okay? Titingnan po natin, of course, yung kind of leader, no, na gusto ng ating Panginoon. Katulad po ni Joshua na binanggit po dito. Kasi si Joshua, siya po ay nabanggit, no, as the greatest or one of the greatest military leader during that time, no. At syempre nung si Moses ay namatay, siya po yung pumalit, no. Kaya nga as military leader, mga kapatid sa Panginoon, si Joshua would be considered the greatest generals in human history. Okay? Na pag pinag-aralan po kasi natin to, of course si Joshua is ano po, natalo nila yung mga Amalekites during that time, no, in Joshua in Exodus chapter 17 verse 13, no. Kaya nga po ito yung evidence ng isang great leader, no. He is not just a great leader, or sabihin natin not just a great military leader, but a God-fearing leader, no. Yun ang importante, mga kapatid sa Panginoon, yung quality ng isang leader. Okay, can be seen in his rock solid faith in God. Okay? Kaya nga si, in addition, si Joshua and Caleb, no, makikita natin yung obedience nila sa Panginoon as they face yung mga enemies during the time. Hindi sila na intimidate dun sa, sabi nga natin, sa size ng kanilang mga kalaban, no? Dun sa lakas ng mga cities during the time. Okay? Pero nandun yung pananampalataya nila, at the same time, yung obedience nila sa Panginoon. Kaya nga, God rewarded ito pong si Joshua and Caleb's faith by, ano po, exempting them from the entire generation of Israelite that would perish in the wilderness. Okay po? Kaya nga, we could find yung, let me say, yung faithfulness ng Panginoon, no, dun sa kanyang mga promises. Katulad sa promise ng Panginoon, of course, kay Abraham, at the same time sa descendants nito, no? Dwell in the land under Joshua rin, no? God brought the people during the time in the land of, ano po, the promise na binigay po sa kanila. Okay? Kaya nga, ito po yung act of complete redemption that God started, of course, kay Moses pa yan, to bring Israel out of Egypt. In the same manner, beloved in the Lord, as we do, no, as we take part po dito sa harvest, is dapat preparado po tayo. Expect obstacles, challenges, no, as we take part po dito. But always have faith in the Lord. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. And be obedient, katulad po ni Joshua. Yung character na pinapakita po niya, no? So that, ano po, when we face those challenges, alam po natin na meron po tayong Diyos na kasama. Okay? Sa ministry man yan, sa ating personal na buhay, no? Sa mga ginagawa po natin sa pang-araw-araw, is alam po natin na, ano po, God is with us and in us. Kaya nga, it is very important to have yung character na ganun po, no, bilang mga mananampalataya po. As we do, no, ito pong harvest. Kaya nga po, bilang mga followers ng ating Panginoong Hesukristo, dapat po, tayo, mga leaders, we set an example, no, a godly leader's example like Joshua before tayo sabihin po natin, we command and do, no? Itong sabihin natin, tara, gawin natin itong ano po, ministry ng Panginoon. Pero dapat, tayo mismo, mga kapatid, ganun ang ating ano po, personalidad o character po natin, katulad po ni Joshua. Kasi yung pangalawa, kung titingnan po natin, the command to be sanctified. Yan. May kita po natin dito sa verse, sabi po kasi, then Joshua said to the people, consecrate yourselves, no? He commands
itong mga tao, no, to the people, to consecrate themselves for what reasons? Ano ba yung rason? Bakit ba ikinuman ito? Because it is a spiritual battle. Okay? Spiritual battle. So Joshua was one of the greatest military leaders. Sabi ko nga po kanina, expect, no, na maraming, sabi natin, haharaping obstacles during that time. Okay? At sinabi nga ni Joshua dito sa mga Israel during the time, no, kinumandya to consecrate themselves. They need spiritual rather than military preparation. Yun ang sinasabi po ni Joshua dito. Kaya nga po, in addition, kung pupunta po tayo sa verse 3, no, ng Joshua chapter 3, then verse 3 po, sabi po dyan, And commanded the people, as soon as you see the Ark of the Covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priest, then you shall set out from your place and follow it. No, hindi sinabi dito ni Joshua, based dito, na ano po, na ipadala yung army troops niya ng mga engineers first, no? Instead, ang ginawa po ni Joshua is ano po, sinend niya po yung mga priests who carried the Ark of the Covenant, no? At ano po, representation po ito ng ano po, presensya ng ating Panginoon. Kasi alam po ni Joshua na meron pong spiritual problem. Kaya po, yun po ang sinabi niya. Hindi po niya sinabi na ano, to sharpen our swords, no? Mag-prepare tayo sa battle na ito. But ano po, to sanctify their soul. Yun ang sabi po ni Joshua. Okay? And they were to set themselves apart before God led them into the land. Sabi po sa Joshua 7, at chapter 7, verse 13, get up, consecrate the people, and say, consecrate yourselves for tomorrow, for thus says the Lord God of Israel, there are devoted things in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the devoted things from among you. Sabi ko nga po kanina, beloved in the Lord, as we do, ito pong ministry ng Panginoon is expect spiritual battles. Okay? Kaya nga po, in preparation, we need to separate yan, ourselves dito po sa mga bagay. O sabihin po natin na makakapag-damage yung ating relationship sa Panginoon. Okay? Yun po ang sinasabi po dito ng Panginoon sa atin. Kasi how can we reach or claim yung victory, mga kapatid sa Panginoon, if we keep on doing these things sa ating mga buhay? Na ano po, nakaka-apekto po sa ating relasyon po sa ating Panginoon. Kaya nga po, ito po ay command na dapat po nating sundin so that tayo po ay maging victorious sa ating pamumuhay Kristiyano. And as we take part po sa ministry po ng Panginoon. Kaya nga, we are to live a life that is sanctified unto God, a life that is walking in spirit and truth, a life that is growing in grace, and a life that honors our Father in heaven. Kaya nga po mga kapatid, if we do, no, yung sabihin po natin, consecrate yung ating pong sarili, there is consequence. At yun po yung pangatlo. The consequence of being sanctified. Kasi sabi po dito, then Joshua said to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Pag sinabi pong wonders, dito po sa ating verse, to be extraordinary or amazing. Yan, yun po yung ibig sabihin yan. He can do amazing things in our lives, mga kapatid. Okay? Sabi nga po dito, beyond the bound of human powers or expectation, especially, mga kapatid, His deliverance of Israel. Okay? Kaya nga, nung nakita ni Joshua, no, kung sino ang Panginoon, kung paano ba during the time, no, si Moises, no, nahati yung sabihin po natin, no,
Red Sea during that time na hinawakan niya yung staff niya, no? That is amazing. Okay? God showed His people yung miracle during the time na yung mga Israel during the time, no? Na na-bandage, of course, sa mga kay Pharaoh and Egypt, o sa Egypt during the time, ayun, no? Nakita po yung freedom. And of course, dun sa promised land. Kaya nga po, in the same manner, beloved in the Lord, each one of us are called to consecrate yung ating pong buhay. Expect po ng Panginoon sa atin na we walk daily sa Kanya po. In the light of His love, God can do wondrous things if we, ano po, set apart dito sa mga bagay na ito that can damage po yung ating relationship sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa maikling pag-aaral po natin, dito po sa prepare po, no, as we end this, before we end po, let us contemplate, beloved in the Lord. Let us think, mga kapatid, no, o merong questions in our lives right now, in our personal life, in our ministries, or maybe sa ating paligid, no, na nakaka-experience tayo ng mga problema or hindi natin makita yung amazing things na ginagawa ng Panginoon. Sometimes you question, Lord, bakit ganito yung pamilya ko? Bakit ganito yung nangyayari sa aking personal na buhay? Bakit ganito yung ministry na nangyayari sa akin? Ginagawa ko naman. Bakit ganito yung nangyayari sa aking paligid? Kapatid, maganda, examine po natin yung ating mga puso. Baka may mga bagay tayong hindi pa nare-resolve sa ating mga buhay. Baka may mga bagay pa rin tayong ginagawa na na hindi kaaya-aya sa Panginoon. We do things, mga kapatid, that can damage yung relationship natin sa Panginoon. Kaya sometimes, no, hindi po natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya let's examine ourselves, mga kapatid sa Panginoon. Baka po may mga bagay tayong nangyayari o ginagawa pa rin na hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, let us live a life that pleasing to God, a life that gives glory and honor po sa ating Panginoon, no? So that, makagawa po ang Panginoon sa ating buhay, that God will enable us and strengthen us to do this, ministry, to do wondrous things sa ating pong personal na buhay, sa ating pamilya, sa ministry and community na kinakasakupan po natin. Kaya nga po, as we conclude, sabi ko nga po kanina, don't forget, mga kapatid sa Panginoon, yung character ni Joshua, a godly and faithful follower of God. We need to sanctify ourselves and God can do amazing things or wondrous things, of course, through the help of God. Sometimes, mga kapatid, no, hindi makakilos ang Panginoon o ang banal na Espiritu po sa atin. Because there are things pa rin na nagsiset apart sa paghihiwalay po natin sa Panginoon. Kaya nga, magandang paalala po sa atin, mga kapatid sa Panginoon, as we prepare ourselves to take part on this mission, na dapat pure yung ating puso, na dapat tama yung ating intention as we minister sa Panginoon, as we minister sa community, as we minister sa ating pamilya, as we minister sa ating church, malabid in the Lord. Kaya nga po, God needs more laborers in the field. Kaya nga, magandang paalala po sa atin ngayong gabi pong ito na yung ating buhay ay dapat tama and consecrate sa harapan po ng ating Panginoon. Let us pray.
Lord God and Heavenly Father, salamat Panginoon sa gabi pong ito. Salamat for reminding us to set apart Panginoon dito sa mga bagay that can damage, that can contaminate yung aming relasyon po sa inyo. Ama, if there are sins in our hearts tonight, Lord God, Lord, cleanse us, dear Father, so that you can do wondrous things sa aming mga buhay, that you can use us mightily sa ministry, Panginoon, as we share the love of Christ sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo. Can Lord help us, enable us, strengthen us, and even Lord, yung ministry po namin sa aming mga pamilya, yung ministry po namin sa community na kinakaharap po namin, yung ministry po namin sa church, Lord God, help us, Lord, to depend on you so that, Lord God, we neglect to do things that can contaminate, Panginoon, yung relationship po namin sa iyo so that we could see and experience yung blessing niyo po sa amin. Salamat po muli sa inyong paalala. In Jesus' name we pray. Amen.